at the count of three, Mr. President. One, two, three. The 65.77 million peso project is a testament of the government and the agency's commitment to irrigation development in the country and to our Filipino farmers. Magandang umaga sa ating lahat at welcome po sa inauguration ng Kabarwan Solar Powered Pump Irrigation Project sa bayan ng Quirino, Isabela. At ngayon, ating pong inaanyayahan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez upang ipakilala ang ating paunahing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Distinguished na Apo Speaker, Speaker Martin Romualdez, agtugal tayo. Special Assistant Secretary Anton Lagdameo, dagiti diputado tayo sa congressman ng First District, Congressman Tony Pet Albano. Adtoy ti diputado ng Primera Distrito ng Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos. Nararamdaman na niya yung pressure kasi yung speech ni Governor marami siyang inutos na kailangan niyang tatapusin. Ang ating gobernador, Apo Gobernador Rodito Albano. Sigayin tayo ng Vice Governor Bojidi. Nabasit nga mayor ng Quirino. Mayor Juan at ang proponent at talagang nagtrabaho at siyang nagtrabaho para mabuo hindi lamang itong magandang project na ito kung hindi yung mga ibang project ng irrigation ang ating administrator ng NIA dati mayor ng Pidig administrator Eddie Guillen. Ating mga kasama, all my fellow workers in government. At magandang umaga po sa inyo, naimbag na bigat, kada kayo amin. Lubos akong natutuwa na makabalik dito sa Isabela kahit na hindi pa ako nakapunta dito sa Kabarwan. Itong first time ko rito, ngunit nakabalik na ako ng Isabel. Alam niyo, hindi ko kailangan masyadong bumisita sa Isabela. Lagi akong kinukulit ng governor ninyo. Lagi akong pinupuntahan yan. Halos every week, twice a week, nandyan yan sa pinupuntahan ako para meron siyang pinoproject. Kaya mabuti naman, ngayon naman ako ang nakapunta rito. At nakakatuwa naman. At makapigay tayo ng bagong lakas ng pag-asa at ginhawa sa ating mga masisipag at mga manalong nga dito sa probinsya ng Isabela. Talaga dapat ay sadyang napakalaki ng ating tulong para dito ay makamit natin ang mithiin na makapaghatid ng sapat na pagkain sa ating kababayan. Ito po ay isang bahagi lamang sa ating ibinubuo na pagpaganda ng proyektong ginagawa para pagandahin ang sektor ng agrikultura. Naramdaman po natin nung panahon ng pandemya na nabigla tayo na napakahirap ng pagpadala, pag-import, pag-transport dahil sarado lahat, nag-lockdown tayo lahat at napakahirap na magparating ng food supply sa ating mga kababayan. Kaya po, mula nung ako'y umupo, eto nga ang sabi ko, dapat natin ayusin ang sektor ng agrikultura.
At alam naman po natin lahat na ang pinakamahalagang bahagi para pagandahin ang ani ng ating mga manalo na ating mga magsasaka ay ang patubig. At yan po ang aming inuuna. Kaya po itong mga project na ganito, mabuti na lang na meron na tayong bagong teknolohiya, itong solar. Dahil kung maalala ninyo, yung ginagamit natin, mga pump, mga diesel, mahalang krudo at mahalang maintenance at saka maliit lang yung mga bomba natin dati. Kaya ito ay napakalaking bagay. Kaya ito, hindi lamang ito. At nakita naman ninyo doon sa video, ay marami pong ikinakalat sa buong Pilipinas yan. Yung iba, hindi ganito kasing laki. At yung iba ay mga pang coverage niya, mga 15 hectares, 18 hectares. Meron, pinakamalaki na yung iba, 35 hectares. Pero ito ay palalakihin pa natin. Kapag, kaya't kailangan lambingan natin ang speaker para pagka magkapondo ulit. Pag nagkapondo ulit, ano ito, 350 hectares. Oh, gagawin natin 700 hectares, dodoble natin ito. Para lahat nito dito sa baba ay magkaroon na ng patubig, at kahit na umabot na makarating na naman ang El Nino, bumalik ang katuyot na magtagtuyot, ay meron din tayong maasahan ng water supply, hindi lamang para sa irrigation, kung hindi pati na para sa water supply ng ating mga consumer. Dahil pagka hindi kailangan lahat ng tubig dito, ay ang proposal nga ng inyong gobernador ay gagawin po natin ay baka pwede natin kumuha para sa ating mga household supply ng tubig. At ito po, meron pang dagdag na advantage itong solar. Dahil may panahon na hindi kailangan gamitin lahat ng power ng solar. May sobrang production ng kuryente ito. Kaya ito pwedeng ibalik sa grid, pwedeng ibenta, pinagbibigyan ng pagbili ngayon. Ang sobra, pagka may solar plant ka, may power plant ka, at hindi nyo ginagamit lahat ng power, ay dadalhin nyo, dalalagay natin sa grid, meron additional na kita. Sa katunayan ng Isabela, ang pinakamalaking ambag sa produksyon ng mais at pumapangalawa naman sa produksyon ng palay sa buong bansa. Pag naipatuloy natin itong mga mating mga project, baka bumalik na naman ang Isabela sa number one. Magmula pa sa Sierra Madre hanggang sa mga bulubundukin ng Cordillera, Caraballo, talaga naman mapabilib sa lawak at yaman ng lupa na maring taniman dito. Kaya po, lahat na marami dito na tiga Isabela ay galing doon sa amin. Dahil doon sa amin, kaukonti ang lupa, walang tubig. Dito nakita yung Isabela, naging promise land. Kaya maraming tiga Ilocos Norte ang dumanan dito ngayon sa... ang dito napunta dito sa Ilocos Norte, sa Isabela. Idagdag pa natin ang walang tigil na agos ng Cagayan River. Ang pinakamahagang ilog sa ating buong bansa. At mga sanga nito, mga tributary nito, sadyang nagpapalaki talaga ng taglay na proteksyon para dito sa inyong lugar. Kaya sadya po namin, sadya pong hindi nagkamali ang aking ama na si Pangulong Marcos Sr. na ipinatayo ang Magat Dam na magsisilbing susi sa pag-uunlad ng agrikultura dito sa Isabela at buong Cagayan Valley. Nag-uusap nga kami ni Administrator Gillian, namin, balikan natin, tignan natin ulit yung Magat Dam at tignan natin kung pwede pa. Mukhang meron pang kailangan na meron siguro rehabilitation na kailangan pagandahin natin, lagyan din natin ng ganitong solar kung babagay siya para naman i-modernize natin lahat ng ating mga facilities. Kaya sa araw na ito, ikinararangal ko na sundan ang yapak ng aking ama at dagdagan ang lahat ng kanyang nagawa para sa ating mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Ang formal na pagpasinaya ng Kabaruan Solar Power Pump Irrigation Project na ito ang kasunod na yugto sa istorya ng progreso ng Isabela. At hindi lamang ng Isabela, kung hindi sa buong Amiana. Kung dati-rati ay gumagamit tayo ng mga makinang pinapatakbo ng langis upang dumalaw yung tubig mula sa irrigation canal,
patungo sa inyong mga taniman, ngayon ay pinagagana na nito na gamit ang kuryente na galing sa araw. Libre na kuryente na galing sa araw. Kaya't maari natin ibigay ang libre na patubig. Ang proyektong ito ay maaaring makapagbigay ng tubig sa mahigit 350 hektarya ng sakahan na tutulong sa halos 240 magsasaka. Ito na rin ang pinakamalaking solar-powered pump irrigation project sa buong bansa na binubuo na mahigit ng 1,000 na solar panel. Napakalaki ng naging katipiran natin dito dahil bukod sa libre na ang pagkukuhanan ng kuryente, inilagay mismo sa taas ng irrigation canal ang ating solar panel. Kaya hindi po mababawasan ang lupang tinataniman ng ating mga magsasaka. Ito po ay hindi nag-iisa. Kanina, nauna nang isinagawa ng National Irrigation Administration ang mass acceptance ng 15 solar-powered pump irrigation project at 2 small irrigation project dito sa Region 2. Tinatayang aabot naman sa mahigit 250 hektarya ang mapapatubigan nito na mapapakinabangan ng mahigit 860 magsasaka. Kasama dito ang 62 solar-powered pump irrigation project na ginagawa naman natin sa Region 2. Mahigit 150 solar-powered pump irrigation project naman ang kasulukuyan nating tinatapos habang higit 100 proyekto pa ang ating ipagagawa. Sa kabuuan, 82 solar-powered pump irrigation project na ang natapos at napagana natin sa bansa mula noong 2023. At tinitiyak ko na sa inyo sa lahat na dadagdagan pa natin ito sa mga susunod na buwan at sa mga susunod na taon. Nais kong kilalanin, siyempre, ang niya sa napakamalikhaing paraan sa pagtutupad ninyo sa proyektong ito. Hangad ko na patuloy ninyong ipakita ang inyong galing, talino at kakayahan sa paggawa ng mga susunod na mga proyektong patubig para sa ating mga magsasaka upang maparami pa nila ang kanilang mga ani. Inaanyayahan ko rin kayong pag-aralan kung alin pa sa mga irrigation asset natin sa bansa ang maaari natin lagyan ng power generation kagaya rito o iba pang mga pasilidad na upang lubos natin mapakinabangan ang mga ito at mabawasan ang gastos na pasanin ng ating mga magsasaka sa pagpapatakbo nito. Sa ating mga magsasaka at mga kababayan dito sa Isabela, ito po ang isa sa mga halimbawa na isinusulong natin sa Bagong Pilipinas, patunay ng aming pagsisikap na palaganapin ang modernong pagsasaka dito sa Pilipinas. Tiyak na dahil sa pagtatayo ng solar-powered irrigation project na ito, sa inyong barangay ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa mga irrigasyon na sistema. Maaalaga ang mabuti ang mga pananim, bradami, dodoble ang inyong mga ani sa produkto. At kapag nangyari yun, lalaki ang kita ng mga magsasaka, sasagana ang buhay ng inyong pamilya, lalago ang inyong lokal na ekonomiya, ang buong Isabela ay makikinabang dito. Ang pagpapalawig namin ng mekanisasyon, paggamit ng makabagong teknolohiya, at pagpapalaganap ng mga modernong pamamaraan sa pagtanim ang siyang magtutulay sa ating tungo sa hangarin na sapat, sariwa at masustansyang pagkain para sa buong bansa. Kaya naman, nananawagan ako sa ating mga magsasaka dito sa Isabela, sa buong Region 2 at sa buong bansa. Sana po ay makaisa po kayo sa adikain ng inyong pamahalaan na palaganapin natin at maging mas epektibo pa at moderno at madaling paraan ang pagsasaka. Ang inyong pamahalaan ay handa pong tulungan kayong magsanay sa mga pamamaraang ito. Huwag kayong mahihiyang lumapit po sa DA, sa Department of Agriculture, sa NIA. Kung sakaling mayroon kayong mga kailangan sa pagsasaka, mga training man yan, mga makinarya, pasilidad o tulong pinansyal para maging puhunan. Magtulungan at magkaisa tayo para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa at para sa ikatutupad
ng ating pangarap na wala ng Pilipinong nagugutom na sa pinapanday nating isang bagong Pilipinas. Agbiag, ti Manalon tayo. Agbiag, ti Lalawi, ti Provincia na Isabela. Agbiag, ti bagong Pilipinas. Diyos tignin na kagakuyanan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.